Napansin ko ang mga bisita nila, puro mayayamang tao. Kaya naman panay ang kislapan ng kamera ng mga taga-media na magko-coverage sa grading engagement party na ito. Daddy, bati ko sa kanya na makalapit kami ni Jude. Hindi niya ako pinansin bagkos ay tinabig pa ang kamay ko nakaabot sana para magmana sa kanya. Tita, bati ko naman kay Tita Elisa na pag-ismid lamang ang tinugon sa akin. Good evening, ma'am. Sir, bati naman sa kanila ni Jude. Agad ako ang pinaghila ni Jude ng upuan na nakaharap mismo sa main stage kung saan mamaya lamang ay makikita ko kung gaano talaga kamahal ni Fabian si Karel. Tahimik lang kami nakaupo ni Jude habang nagmamasid sa paligid. Pansin kong kanina pa ako sinisiko ni Baklita pero hindi ko pinapansin. Sure naman ako, nagsasightseeing na naman siya ng ibang lalaki. Sa kakalingon ko, napansin ko kung saan banda nakaupo ang mami kasama ang asawa niya at si Sheila. Kaya naman agad akong tumayo para lapitan sila. Dad, puntahan ko lang sila mami. Paalam ko na hindi naman pinansin ng kahit sino sa mga kasama ko sa lamesa. Tita Elisa was busy talking to her amiga who was sitting beside her. Habang ang dalawang kapatid ko ay tahimik lang din na nakamasid sa paligid nila. Dahil hindi naman pinansin ang pagpapaalam ko, agad na lang akong tumayo at agad namang sinundan ni Jude. Pangit ka banding ng family mo, girl. Panis ng laway ng mga kapatid mo. Ang daddy mo kamukha na ni Lucifer, kakasimangot. Tapos yung stepfather mo naman, saksakan ng arte. Reklamo niya habang palapit kami sa pwesto ni mommy. Malayo pa lamang kami nang bigla ako nahagip ng paningin ni Sheila. Kaya naman agad niya akong sinamaan ng tingin. Nasobrahan naman sa kaartihan kaya kahit saan, dinadalang pagiging brat. Mommy, bati ko nang tuluyang makalapit sa kanila. I don't want to see you here, Nicole. Diretsa ang sabi ni mommy nang akmang hahalik ako sa kanya. Well, hindi naman masakit. Sabi ko nga expected ko na ang bagay na to. Leave my side kung ayaw mo dito ka mapahiya mismo. Pagbabanta niyang sabi. Gusto ko lang sanang batiin kayo, Mi. Sagot ko. I don't care about you, Nicole. I don't want to be seen being with you. Madiin niyang sabi ng pabulong. Bumalik ka kung saan ka nang galing. Napansin yata ni Jude na hindi maganda ang pagdikit ko kay mommy. Kaya agad niya akong hinila pabalik sa upuan namin kanina. Sa pwesto ni daddy pero nag-aya ako sa kanyang magpunta muna sa comfort room. Dahil naramdaman kong naiihi na naman ako. Munti ko nang sagbunutan, girl. Ang arte. Tukoy niya kay Sheila. Habang nakaangkla ang kamay sa braso ko. Hayaan mo na, ganun pinalaki ni mommy eh. Sagot ko. Sa bagay, no wonders na si Akech ang sama din ang ugali ni Mother Dear eh. Sabi niya sabay pasok agad sa banyong panlalaki. Pagbukas ko ng pinto ng CR, walang tao. Kaya naman na makalapit ako sa harapan ng salamin, agad kong tinignan itsura ko kung maayos lang ba. Pero ganoon na lang ang gulat ko, nang biglang sumulpot si Karel. Galing sa isa sa mga cubicle sa mismong CR. Nakalong gown lang din siya. Kita ang pagiging matangkad niya dahil sa suot na damit. May mukha ka pa rin talaga para magpakita dito. Untag niya na makalapit sa sink para maghugas ng kamay. Hindi ako nagpunta dito, Karel, para makipag-away. Imbitado ako kaya ako nandito. Kabastasan naman kung hindi ako pupunta. Nakakahiya kay Mrs. De Torres. Mahabang sagot ko. Masyado ka talagang matapang. Inis niyang sagot. Well, ganoon naman siguro talaga dapat. Para may pagtanggol ko ang sarili ko. Lalo na mula sa mga tulad mong sinungaling. Matapang kong untag. So you're telling me that I'm a liar? Inis niyang tanong habang nakaturo ang daliri sa mukha ko. Chill, Karel. It's your engagement party. Masyadong mainit ang ulo mo. Hindi yata akma para sa okasyon. Walang emosyon kong sabi sa may hugas ng kamay. Dalian mo. Baka biglang mainip si Fabian. Maghanap ng iba yon. Ikaw din. Kawawa ka kapag bigla siya natauhan. Natatawa ko pandugtong. You're telling me that because? Tanong niya sa maarte at galit na boses. Because you don't deserve him. You don't deserve a man like him. At hindi niya rin deserve ang gaya mong nang iiwan. Kalmado ko pa rin sabi. Pansin ko ang panilisik ng mga mata niya at akamang sasampanin niya na ako, agad ko siyang napigilan. Kung nagawa mo akong sakta ng unang beses, pwes, huli na yun, dahil hindi na pwedeng maulit pa. Sabi ko sabay bagsak ng kamay niya. Siguro nandito ka para manggulo, no, Nicole? Ako sa niya. Maaaring tama siya, pero hindi naman ganoon ang pakay ko. Kung hindi ang malaman lang naman ni Fabian ngayong gabi mismo, ang bagay na ayaw niyang mangyari ay nangyari na. Malaman niya ng buntis ako ay siguradong hindi niya ako pananagutan dahil ayaw niya magkaanak sa kagaya ko. Wala akong magagawa kung manggugulo ako, Karel. Kaya kung ako sa'yo, puntahan mo na si Fabian
at baka mauntog yun sa katotohanan. Naiinip ng mga bisita mo, masyado kang paimportante. Pero sa bagay, ganun talaga kapag biglang nalaos at nagahabol sa kamera ng media, kadikit ang pangalan ng mga detores. Sabi ko, "You bitch!" Galit niyang sabi, "Oops, masisira ang postura mo. Kaya kung ako sa'yo, umpisan mo na engagement party niyo ni Fabian nang matapos ang paghahabol ng media sa laos na kagaya mo." Sabi ko pa sa nang aasar na boses. Totoo naman na baka kaya lang siya bumalik ay dahil nalaos na siya kung saan lagi na sa kanyang spotlight ng mga taga-media dahil girlfriend siya na isang mayaman negosyanteng si Fabian. Akmang magsasalita pa sana siya pero tinalikuran ko siya agad saka nagmarcha palabas ng CR. Tatawa-tawa kami ni Jude habang pabalik sa upuan namin nang ikwento ko sa kanyang nangyari sa loob ng CR. Binaliwala akong pagtrato ng mga magulang ko sa akin ngayong araw. Wala din namang saysay kung malulungkot pa ako eh. Hindi naman magbabago ang tingin nila sa akin. Kahit pa umiyak ako sa harapan nila. Hindi ko inaasahan ang nangyari sa amin ni Karel sa CR. Pero hindi ko rin naman ginusto na asarin siya sa mismong gabi ng engagement party niya. Inunahan ko lang siya sa mga bagay na pwede niyang magawa sa akin. Pabalik naman sa upuan, masama ang tingin sa akin ni Daddy na hindi ko na lang pinansin dahil natural na yata talaga sa kanya na tingnan ako na masama. Nag-uumpisa na ang host ng party sa kakasalita na makaupo kami. Tinawag dito ang mga magulang ni Karel na si Fabian ay kapa nagbigay ng mga mensahe nila para sa dalawa. "The lovely couple, please welcome Mr. and Mrs. De Torres. Congratulations to both of you." Masiglang an ng host dahilan para magpalakpakan at maghiyawan ng mga bisita. Saglit ako napatitig sa kanya nang lumabas sila ni Karel. Magkahawak ang kamay na halos sweet na sweet sa isa't isa. Inabutan sila ng wine ng waiter na siya naman nilang tinaas, dalawa. Senyales na nagpapasalamat sila sa mga taong nakasaksi ng pagmamahala nila. Pansin kong inabot ng host kay Fabian ang microphone para siguro magbigay ng mensahe kay Karel at sa lahat. "Han?" Pag-uumpisa ni Fabian, sabay hima sa mukha ng impact ng si Karel. "I am just so happy that we are now getting married. I love you and I will always love you." Sabi niya sabay halik sa labi ni Karel. Agad kong iniwas ang tingin ko sa kanilang dalawa. Masyado pala talagang masakit na makita at madinig ko mula sa kanya kung gaano niya kamahal si Karel. Sabay-sabay nagpalakpakan ng lahat habang si Fabian nakaalalay kay Karel sa bewang habang pababa sila sa mini stage. "Uwi na tayo, girl. Galit ng jowit ko." Aya ni Jude. "Wait lang." Tanging sagot ko. Saglit silang nawalang dalawa sa paningin ko pero agad ko ding nakita na abalang nakikipagkamay sa mga bisita nilang bumabati sa kanila. Na makita kong malapit na sila sa mesa namin, binulungan ko na si Jude na pwede na siyang mauna at hintayin ako sa labas kung sa naghihintay na si Clinton. Dinukot kong maliit na sobrang nasa loob ng bag ko na nakatupin ng maliit kung sa naglalaman ng bagay na gusto kong sabihin kay Fabian. "You guys are so lovely. Congratulations to both of you." Magalak na bati ni Tita Elisa na makalapit na sila sa pwesto namin para makipagkamay. "Congratulations, iho. Best wishes to both of you." Bati naman ni Dad. "Thank you for coming, sir. Looking forward on the wedding day." Sagot ni Fabian habang si Karel nakipagkamay na sa dalawang kapatid ko at abala sa pakikipag-usap kay Tita Elisa. Pansin kong tinitingnan ako ni Fabian na may pag-aalinlangan kung makikipagkamay ba sa akin. "Congratulations, Mr. De Torres." Bati ko sabay pakikipagkamay sa kanya na ako na mismong umabot. Kita ko nagulat siya dahil sa ginawa ko. Kaya naman gumiti na lang ako para isipin niyang ayos lang sa akin ang ginagawa ko. Iniwas kong matignan ang mga mata niya dahil baka kapag natitigan ko na naman ang mga matang iyon. "Be happy." Untag ko pa na nakangiti. Tuluyan akong bumitaw nang mahawakan na niyang iniaabot ko matapos ko makipagkamay sa kanya. Tumingin siya sa akin na may pagtatanong sa mata pero hindi ko na pinansin. Bagkos ay tumalikod na ako sa katuluyan nagmarcha palabas nang hindi sila nililingon. Alam ko namang walang makakapansin ang ginawa ko. Ang pag-abot sa kamay ni Fabian ang kung ano at ang pag-alis ko nang walang paalam dahil wala naman sa akin ang atensyon nila. Bahala na kung hindi niya buklat din ang binigay ko. Wala namang mawawala sa akin. Agad kong nakita ang sasakyan ni Clinton na nakaparado sa harap lang mismo ng hotel. Kaya naman na makalapit ako doon ay agad akong sumakay. "How is it going?" Tanong ng pinsan ko sa akin na makasakay ako. "Okay na," sagot ko. "Let me go to my new world, Clinton." Nakangiti kong aya sa pinsan ko. "You're sure about this, right?" Paniniguradong tanong niya. Dahil ito na ang tinakda kong araw kung saan lalayo na ako
at iiwan ang mundong ito kung saan palagi akong luhaan at naiiwang talunan. Hinimas kontiyan ko bago tuloy ang sumagot. Absolutely sure, kuya. Nakangiti kong sagot kay Clinton. Huminga muna siya ng malalim bago tuloy ang nagmaneho palayo sa lugar. Hindi sumunod si Jude sa sinabi ko na magkita kami sa sasakyan ni Clinton. Nagpaalam daw agad ito na makalabas at sinabing ayaw niya makita na aalis ako. Kaya hinayaan ni Clinton na umuwi. Nauunawaan ko naman dahil naging malapit kami ni Clinton sa isa't isa. Hindi ko sinabi sa kanila kung saan ako pupunta. Ang tanging alam na Jude, lalayo na muna ako sa ngayon. Ito na yung huling gabing nakita ko magulang kong kahit kailan ay hindi naman ako minahal. Huling gabi kung saan sinabi ko sa sarili kong mahal ko si Fabian. At huling gabi kung saan inamin ko sa sarili ko na talo ako. Dahil sigurado akong bukas, mag-uumpisa ng bagong mundo ko kung saan ako naman ang mananalo. Ako naman ang mamahalin at ako naman ang masusunod para sa sarili ko nang walang nagtuturo na dapat kong gawin. Umpisa na ng buhay ko kung saan kasama ko ang magiging anak ko dahil bukas mag-uumpisa na ako sa totoong ako at bukas wala ang Nicole na ginusunod ng lahat na mawala sa mundo nila. Sana'y maging masaya sila. Sana'y maging masaya si Fabian ng tuluyan. Babalik ako sa tamang panahon. Panahon kung saan may pagmamalaki ako ang sarili ko. Kung saan wala na makakapanakit sa akin. Babalik ako na may magandang buhay kasama ang anak ko. At babalik ako may papatunayan sa kanilang lahat na kinaya ko ang buhay nang wala silang lahat. Babalik ako na mas mahal ko ang sarili ko kasama ang anak ko. Sa ngayon mas magiging matapang muna ako para harapin ang buhay para sa magiging anak ko. Poprotektan ko siya kahit anong mangyari pa. Nasa kay Fabian na ang lahat. Maliban sa taong mahal ko na bigla na lang akong iniwan matapos ko siyang ayain magpakasal. I felt so broken that time. I always spend my time drinking and drinking, non-stop. Ano magagawa ko kung sa pagkalasing ko lang pwedeng makalimutan ang babaeng mahal ko, si Karel? I felt so useless kasi iniwan niya ako nang bigla na lang pakiramdam ko noon. Sobra akong walang kwenta. Inom, alak at pagwawala ang ginawa kong paraan para makalimot sa sakit na naramdaman ko. Binaliwala ko lahat ng bagay na meron ako sa buhay. Even my mom who always told me na marami pang ibang babae na mas deserving para sa akin, na hindi ako iiwan. Ayoko ng iba, gusto ko lang si Karel. Kaya naman hinayaan kong sarili ko na magpakalunod sa alak. Hinayaan kong lumuha ako nang ako lang nakakaalam. I know that my tears would be worth it one day when Karel is back to me. Kaya dapat ayusin ko ang sarili ko. Pero kapag bumalik siya, hindi na niya ako iiwan pa. Time made me realize na baka kaya yung ako iniwan ay may kulang sa akin. May problema sa akin, that's why I made everything fine and perfect. Hanggang sa hindi ko na malayan, isa na pala ako sa mga tanyag na negosyante na tinitingnan na ng iba. Inayos ko ang sarili ko. I made everyone look so proud of me, lalo na mga kababaihang nababaliw na maikama ko. Kung hindi ko mahahanap si Karel sa mga panahong hinahanap ko siya, kailangan kong tulungan ang sarili ko na mapanatili ang pagmamahal na meron ako para sa kanya. Dahil alam ko sa sarili kong siya lang talaga ang gusto ko. Kaya nga hinahanap ko siya kahit mukhang ayaw magpahanap. Gumagamit ako ng ibang babae para punan ang init sa katawan ko tuwing kailangan ko. At sa tuwing ginagawa ko sa mga babaeng pumapayag na ikama ko sila, pangalan ni Karel ang binibigkas ko. Mukha niyang iniisip ko. Ayoko mawala ang pagmamahal ko sa babaeng matagal kong pinaghirapang makuha dahil alam kong siya ang para sa akin hanggang sa pagtanda. Handa akong tanggapin siya ng buong puso at walang pag-aaninlangan oras bumalik siya. Everyone believes I'm a good one. I am better in everything pero hindi nila alam na ginagawa ko lang yun para lokohin ang sarili ko at tabunan ng pangungulila ko. I'm not happy being on top of the business world. Gusto ko na simpleng buhay lang pero baka nga dahil may kulang pa sa akin. Sinikap kong makapunta sa tuktok ng tagumpay. Sa pag-abot ko ng tuktok, naging libangan ko rin gawing laruan ang mga babae. Masyadong baliw na baliw sa akin. Abusado na ako kung tutuusin. Pero anam kong maaabuso kung walang magpapaabuso. Things happen unexpectedly. I met Nicole Garcia. She looks a little bit the same with Karel. Kaya nga sinamantala ko ang isang gabi na lasing siya. Dinala agad sa pinakamalapit na hotel. Nakainom na ako pero hindi ako lasing. Pilit kong sinasabi sa sarili ko, ibang tao siya dahil malabong makita ko si Karel ng biglaan na halos ayaw nga magpahanap. I used all my connections to find her, pero mukhang ayaw niya pa talagang magpahanap dahil wala makapagsabi sa akin kung nasaan siya, kaya malabong siya ang babaeng nasa harapan ko ng mga oras na yun. Sinamantala ko ang kahinaan ng babaeng nakita ko sa bar na agad kong dinala sa malapit na hotel. Nagawa ko pang ang kalkalin ng bag niya para humanap ng ID
nang sa ganun makasiguro akong ibang tao nga siya. Nicole Alman Garcia, 21 years old. Mahinang basa ko sa ID niya na nakita ko sa loob ng wallet niya. Kilala ang apelyido niya dahil anak siya ng isang abogadong magaling na siyang kaibigan naman ng mga magulang ko. I used her drunk state dahilan para may mangyari sa amin. Sobra siya naging agresibo marahil ay lasing na nga at wala sa katiloan. When I am about to enter her, I got so shocked because she is a virgin at ako makakauna sa kanya. Nakaramdam ako ng kakaiba sa kanya na yung tipong kakatapos ko lang pero gusto ko na ulit. Nakaisip ako ng dahilan para paulit-ulit na may mangyari sa amin. I asked her as my bed partner. When she woke up the next day, bago sa akin ang bagay na yun dahil kadalasan di na ulit ako tumitikim ng parehong babae na nagalaw ko na ng huli. Ayaw niyang pumayag basta sa naging reaksyon niya, kaya naman nakaisip ako ng paraan para maulit ang nangyari sa aming dalawa. I used her daddy as a blackmail na kapag hindi siya pumayag, malalaman ng ama niya na sigurado kong ikakagalit nito. Kilala ang ama niya bilang masungit at malupit sa korte, kaya naman nasisiguro kong pagdating sa iisa niyang anak na babae ay mahigpit siya. Hindi siya pumayag sa gusto kong mangyari, bagkos iniwan pa niya ako mag-isa sa hotel room na pinagdalhan ko sa kanya. I got this feeling gusto ko siyang ariin na parang akin sa paraan na gusto ko, kaya naman nag-utos ako sa isang kilalang tao na alamin ang mga tungkol sa kanya. After an hour, nakatanggap ako ng tawag sa taong inutusan ko. She is an event organizer and living alone in one of my condominium tower. I hired their team to organize my parents' anniversary celebration para na rin makausap ulit siya at takutin para mas pumayag sa gusto kong mangyari. After all, I am Fabian de Torres. I am hard to resist kaya alam kong sa huli, bibigay rin siya sa akin na nangyari nga. Ininsulto at pinagsalitan ko siya na isang beses. Hindi ko intensyon pero alam kong sumama ang loob niya. Alam kong ayaw sa kanya ng mga magulang niya base sa naging obserbasyon ko. Isang beses na magkita mga ito sa mismong party ng mga magulang ni Nicole ang nag-organize. I did not mean to offend her, but I got her offended kaya naman nag-isip ako ng paraan na makabawi sa kanya. I forced her to go with me sa rest house ko sa Batangas. Ayaw niya pero wala na siyang choice kundi sumama talaga sa akin. Paano pa siya tatanggi? Ipinasa ko na siya sa sasakyan at agad na pinaharurot ang sasakyan palayo sa party shop nila. At first, everything went fine. Kahit alata ang pagkadisgusto niya sa ginawa ko. Alam kong naboboring na siya pero wala akong pakialam. Dahil ewan ko ba sa sarili ko kung bakit natutuwa akong makita na naiinis at nagagalit siya sa akin. Bale, wala sa akin ang bawat salita at pagkagalit niya. Basta pakiramdam ko, kalmado kung kasama ko siya. Daling niisip kong kahit papaano kasama ko si Carol sa katauhan niya. Sa bahay kung saan nangarap kami para sa pamilyang gusto naming buuin. Nag-inuman kami sa tabing dagat isang gabi habang nasa rest house pa kaming dalawa at di ko akalaing magbubukas siya ng usapin sa akin tungkol sa buhay niya. I did not expect her to tell me everything, but one thing I am sure is she felt unworthy to all, to her parents, and she was left behind by them. Pero dahil wala naman akong pakialam sa nararamdaman niya, hindi ko yun pinagtuunan ng pansin pa. Anong gagawin ko sa istorya ng buhay niya kung si Karel naman ang iniisip ko habang kasama siya at hindi ang totoong siya? Alam kong darating ang isang araw at itatapon ko lang din siya gaya ng mga babaeng na iikakama ko. I know I will settle down with Karel. Alam kong babalik siya kahit gaano pa katagal. But for the meantime, I will use her. I will use Nicole as a replacement to my Karel. She is good at warming my bed. She satisfies me and gives me my needs as a man. And most important at all, she makes me feel sane dahil nga pinapaniwala kong sarili ko na siya si Karel. Oo! Makasarili ako kaya nga wala akong pakialam sa kung ano nararamdaman niya. Pumayag rin naman siya sa gusto kong mangyari. Alam kong nagugustuhan din naman niya ang kasunduang meron kaming dalawa. I woke up very tired dahil ilang oras pa lamang naging tulog ko. Hindi na ako nagtaka na wala na siya sa tabi ko pagising ko. Bumangon ako at bumaba, pumunta sa kusina nang mapansin kong bukas ang pintuan ng kwartong pinagbabawal kong buksan ni Nicole. I felt so angry the moment I opened the door. And so Nicole holding the painting that Karel gave me. At dahil yata sa biglaan kong pagpasok, nagulat si Nicole dahilan para maibagsak niya ang painting. Sobrang galit ang naramdaman ko kaya naman halos masaktan ko siya na hindi iniisip ang pwede kong magawa. She cry and cry habang nagtatangis ako sa sobrang galit nang bigla ko makitang dumudugo ang paa niya. I was shocked seeing her with blood at halos takot at takot na nakikiusap sa aking tama na. Sakalang ako bumalik sa ulirat ko nang mapansin kong nanginginig siya sa takot. Gusto ko siyang hawakan ng mga oras na yun
Pero agad niya akong pinigilan dahil sinabi niyang lumabas na lang muna ako at hayaan siya mag-isa sa loob ng kwarto. Mas lalo ako nakaramdam ng pagsisisi sa nagawa ko. I did not expect that I would hurt a woman just because she disobeyed me. Lumabas siya mula sa kwarto. Agad nagdiretso palabas ng guest house. Nag-aya siyang umuwi na kaya naman ginawa akong gusto niya. Tahimik lang naging biyahe namin ng mga panahong yun. Pinilit ko pang dalhin siya sa ospital dahil nga sa nangyaring sugat niya sa paa na tinanggihan pa rin niya. Paghatid ko sa kanya, diretso lang siyang bumaba ng sasakyan ko. Hindi ako pinansin. I let her walk alone without my help. Hindi ako makapaniwala sa nagawa ko. So instead of helping her, I drove myself out of her place. Mahilig ako manggamit ng babae para mailabas ang init ng katawan ko. Pero hindi ko inaakalang aabot sa puntong nakakapanakit ako gaya niyang sobra na lang hirap na dinanas mula sa mga magulang niya. Gusto kong humingi sana ng tawad pero hindi ko alam kung paano kaya mas maiging walang na lang. After all, I am Favian de Torres and I will never ask an apology for someone. Hindi ugali ng isang tulad kong mag-apologize. Humingi ng tawad at pasensya sa iba. She is just nobody and did not even worth it for my apology because at the end of the day, she is just my bed partner. Dito na po nagtatapos ang part 12 ng ating kwento. Ano mangyayari ngayong umalis na si Nicole? Matuloy kaya ang kasalan ni Favian at Karil? Yan po ang ating aalamin sa kasunod na kabanata ng ating kwento. Marami pong salamat!